Istorya, kwentong Pinoy Horror Story. Ang susunod nating kwento ay ang kayamanan sa kuweba. Magandang araw po sa lahat sa tagapakinig ng Istorya. Ang kwento pong ito ay may bahid ng katotohanan. Kayo na po ang humusga sa aking kwento. Hindi ko na lang po babanggitin ang totoong pangalan ng lugar, baka magalit po sila sa akin. Ang pamilya ko po ay nakatira sa probinsya ng Evos. Hindi po ito ang totoong pangalan ng lugar. Isa po itong maliit na isla na may magagandang baybayin. Dinarayo po ito ng mga turista buong taon. Marami po itong kuweba na nagdudugtong-dugtong at marami din pong lagusan. Buwan ng Marso po iyon. Inaya po ako ng aking pinsan na manghuli ng mga gagamba. Alas 10 po ng umaga nang kami ay nagumpisang pumasok sa kagubatan. Di pa kami nakakalayo at marami na kaming nahuling gagamba. Halos mapuno na nga po ang lagayan kong posporo. Gusto ko na sanang umuwi pero sinabi po ng pinsan ko na may mas malalaking gagamba daw sa mga malalim na parte ng kagubatan. Kaya sumama na lang po ako. Tama nga ang pinsan ko. Mas malalaki ang nahuhuli naming mga gagamba kaya mas pumasok pa kami sa loob ng gubat. Abala po ako sa paghahanap ng mga sapot ng gagamba nang marinig kong sumigaw po ang pinsan ko. May nakita siyang maliit na lagusan papunta po sa loob ng kuweba. Naririnig namin na may dumadaloy na tubig po sa loob nito. Ramdam din namin ang malamig na hangin na lumalabas po mula rito. Dahil po sa kuryosidad ay pinasok po namin ito. Sa liit ng butas ay mga bata lang po ang magkakasya rito. Malamang po ay wala pang nakakapasok doon maliban sa amin. Nasa isip ko na sana po ay mayroong mamahaling bato sa loob nito. Sa loob po nito ay malamig po ang hangin. May malamig din po na tubig na dumadaloy sa paanan namin. Dahan-dahan kaming naglakad papasok dahil matatalas po ang mga bato sa loob nito. 10 minuto po mula pagpasok namin sa kuweba ay nakarating po kami sa isang parte na may malawak na lugar. Sa lawak po nito ay kasya dito ang isang buong simbahan. Tahimik kaming naglakad habang abala ang mga mata namin sa pagkisiyasat po sa lugar. Laking gulat namin nang may nakita kaming kumikinang na bagay sa unahan. Napangisi na lang kami nang makitang ito ay mga gintong kalis. Yun yung ginagamit ng mga pari sa misa. Hindi ko po mawari ang bilang pero alam ko po na lampas 30 ang mga ito. Nagkalat po ang mga ito sa parte ng kuweba kung saan ang gagaling ang tubig. Lumapit kami at napansing nakalubog pala ito sa napakalinaw na tubig. Napansin din po namin na may mga gintong barya na nagkalat sa ilalim po ng tubig. Nagunahan kami sa pagkuha ng mga gintong kalis at barya. Pinulot ko po ang mga barya at inilagay sa loob ng kalis. Hinubad ko ang damit ko at ginawang lalagyan ng mga nakuha naming ginto. Sa sobrang dami po nito ay hindi nagkasya sa aming lalagyan kaya naisipan naming balikan na lang ang mga natitirang ginto. Palabas na sana kami sa kuweba nang napansin naming lumakas ang agos ng tubig. Ang dating malinaw na tubig ay naging kulay putik po. Nagtakbuhan kami papunta sa lagusan nang narinig namin ng isang kahindik-hindik na hiyaw. Para itong tili ng babae na sinabayan ng ungol ng mabangis na hayop. Sa takot ko po ay nanginig ang tuhod ko at muntik nang madapa. Napansin ko rin na yumayanig ang lupa na para bang may mabigat na bagay ang tumatakbo papunta sa amin. Pinilit ko pong tumakbo pero nanlalambot po ang mga tuhod ko hanggang sa ako'y napaupo na lang. Ang pinsan ko naman ay naiwan na ako at nakita kong paakyat na ito papunta sa butas na pinagpasukan po namin.
Napaiyak na lang po ako sa takot habang tinitignan ang mga dinadaanan namin. Tinawag ko ang pinsan ko ngunit sa takot niya ay hindi na niya ako pinapansin. Nagmamadali siyang makaakyat ngunit dahil sa basa ang tsinelas niya ay nadudulas siya at hindi po maabot ang butas. Halos po mahimatay ako nang may bumagsak sa aking likuran. Bago po ako makalingon sa likod ko ay naamoy ko na agad ang masangsang na baho na nabubulok na karne. Hindi po ako makagalaw nang nakita ko kung ano ang nasa likod ko. Isa itong halimaw na ang balat ay parang balat ng daga na ginagalis. Parang balat ng dagang nasa kanal. May malaki po itong tenga na sobrang laki ay sumasayad na ito sa lupa. Malapad din po ito na nagmistula itong pakpak. Gumagapang ito na palapit sa akin habang nakalabas ang mahaba nitong dila. Pinilit ko pong makatayo ngunit ayaw na pong sumunod ang pa ako. Iyak na lang po ako ng iyak. Ang pinsan ko naman po ay hindi na rin nakagalaw dahil na rin po sa takot. Walang tigil ako sa pag-iyak habang dinidilaan ako ng halimaw sa mukha. Nakakasulasok ang amoy ng laway nito. Para pong pinaghalo-halong bulok ng mga karne. Kinuha nito ang damit kong puno ng ginto at tumalon papunta sa pinsan ko po. At kinuha rin ang gintong nasa kanya at gumapang pabalik sa pinagkuhanan namin ng ginto. Ilang minuto po ang nakalipas bago kami nakagalaw muli. Nagmadali kaming umakyat ng butas at umiyak kaming tumakbo pa uwi. Binalikan ng mga kalalakihan ang butas ngunit hindi nila ito makita. Pinipilit nila kaming ituro ang butas pero ayaw na talaga naming bumalik doon. Hanggang ngayon po ay may namimilit pa rin sa akin na ituro ang lagusan sa kuweba pero ayoko na po talagang bumalik doon. Hanggang ngayon ay binabangungot pa rin ako sa nangyari sa amin ng pinsan ko. At dito nagtatapos ang ating kwento. Abangan ang kwentong Pinoy dito lang sa Istorya Horror Story.